Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako si Binibining Loren de la Cerna, katuwang ang kaguruan ng Baitang Pito, ginang Jovy Tugade at Binibining Ellesca Astoveza para ipakita sa inyo ang isang halimbawa ng weekly home learning plan, activities at educational videos na inihanda ng mga guro sa ikapitang baitang, modular at online. Ang weekly home learning plan ay nahahati o binubuo ng limang bahagi. Ang day and time, learning area, learning competency, learning task, at mode of delivery. Unahin natin ang unang bahagi, day and time, na kung saan nakasaad dito ang oras at araw kung kailan isasagawa ang mga gawain na iniatas. Ikalawa, ang learning area, na kung saan nakasaad naman dito o dito natin makikita kung saang asignatura nasasakop. Ikatlo ay ang learning competency, na kalagak naman dito ang mga objective o tinatawag nating MELC, most essential learning competency na dapat masapul ng guro at mag-aaral para sa mas maayos na pagkatuto. Ikaapat, ang learning task, na kung saan makikita dito ng guro at mga mag-aaral ang mga dapat gawin, mga aktibidad na dapat tapusin ng kanyang mag-aaral. Nakasaad din dito ang mga pahina na sasagutan. At ang pinakahuli naman ay ang mode of delivery, na kung saan dito nakasaad kung paano isasagawa ang gawaing iniatas. Narito ang halimbawa ng modular weekly home learning plan. Mula week 1 hanggang week 4. Kanina nabanggit ko na ito ay binubuo ng day and time, learning area, learning competency, learning task at mode of delivery. Bawat learning task ay binubuo ng apat na bahagi, ang introduction, pagpapaunlad, pakikipagpalihan at paglalapat. Ito ang una o week 1, week 2, week 3 at week 4. Mamaya ay palalawakin natin kung ano nga ba ang nilalaman ng mga ito. Narito naman ang online weekly home learning plan. Magkasingkatulad lang ang dalawa, sa modular at online. Ang pinagkaiba lamang ay yung sa paraan ng learning task at ganun din sa mode of delivery. Kung papaano ito ibibigay ng guro dahil sa online ay nakikita nila virtual ang kanilang mga mag-aaral. Ayan, para naman sa mga activities, online at modular weekly home learning plan, ano ang pinagkaiba nyo? Dahil sa weekly home learning plan, nakasaad dyan yung mga aktibidad na dapat gawin ng mga mag-aaral. Ayan, kung mapapansin nyo, meron tayong dalawang division, ang online at modular, na kung saan nakasaad sa gawain, target MELC, nabubuo ang sariling paghahatol o pagmamatuwid sa ideyang nakapaloob sa akda na sumasalamin sa tradisyon ng mga Bisaya. Nakasaad din sa aktibidad dito ang panuto. Kung mapapansin nyo, ang modular na gawain ay pwede ring o akma rin sa online, kaya inilagay rin namin sa online. Samantala naman, sa paghambingin ng awiting bayan at bulong ay hindi na namin inilagay ito sa modular upang mabawasan ang mga gawain na dapat gawin ng mga mag-aaral. Hindi katulad sa online na maaari nila itong banggitin lamang o sabihin lamang sa kanilang guro. Next, target MELC. Nasusuri ang antas ng wika bati sa formalidad na ginamit sa pagsulat ng awiting bayan. Kung mapapansin nyo muli, ito ay binubuo ng dalawa, modular at online. Merong mga salita na may salungguhit sa pagitan ng modular at meron din naman mga salita na nakasalungguhit sa pagitan ng online. Sumulat ng liriko ng sariling awiting bayan, ang kupa ng sariling pamagat at ipaliwanag sa sagutang papel. Uriin din ang salita na ginamit ayon sa antas nito. Gamitin ang pamantayan na ibibigay ng guro. Kung sa modular, kailangan lamang nilang ipaliwanag sa sagutang papel nila yung isinulat nilang awiting bayan at nakasaad din doon ang mga antas ng wika o yung mga salita na may kaugnayan sa antas ng wika na kung saan kailangan nilang uriin o suriin. Samantala naman sa online, kinakailangan nilang lapatan ng tono dahil maririnig sila ng kanilang guro.
at kukuhaan nila o kukuhaan ng sarili ng video ang pag-awit. At kailangan nila itong ipasa sa Google Drive. At katulad rin sa modular, uuriin din nila ang mga salita na ginamit ayon sa antas ng wika. Sa pamantayan naman ay nagbigay kami ng magkaibang pamantayan sa pagitan ng modular at online. Ang online at modular, ang kanilang pamantayan ay halos magkapareho lamang. Ang pinagkaiba ay ang sa dulong bahagi. Naaawit ng mahusay ang binuong awiting bayan para sa online dahil naririnig ng guro ang bibig kasing awitin ng mag-aaral. Samantalang sa modular, ay kailangan lang nilang magbigay ng pagpapakahulugan ng isinulat nilang awiting bayan. Narito naman ang educational videos na ginawa namin. Ito ay sariling likha ng ikapitong baitang. Boses rin ng guro mula sa ikapitong baitang at nilagyan lang namin ng kaunting edit ng pagbigkas upang sa ganon ay mas maging maganda ang kalabasan. Si Felimon na masul sa karagatan, nakakuha, nakakuha, umis lang tambasakan. Ibaligya sa merkadong guba. Ang halin puros kura, ang halin puros kura, igulang ni panubah.